Inaalay ko tungtulang ito sa mga taong na UTI. Umasa, tapos iniwan. Umasa sa isang bagay na walang kasiguruduhan o yung tinatawag nating sa salitang MU. Ano nga bang pumapasok sa isip natin pag nababasa natin yung salitang MU? Mutual understanding? Mag-isang umiibig? Mag-isang umaasa? Magulong usapan? Pare-parehas lang naman, tama, di ba? Alam mo yung pakiramdam na parang kayo pero hindi. Kasi walang kami, walang tayo. Yun bang malaya mo pa ding magagawa ang lahat kasi hindi ka naman committed? Alam mo kung anong masarap dito? Yung part na may nag-aalala sa'yo, nag-aalaga. May nagsasabing ingat ka, I miss you, I love you. Madalas pa nga may tawagan kayo sa isa't isa. Ang sarap sa pakiramdam, no? Yung akala mo talaga may nagmamahal na sa'yo. Pero at the end of the day, maiisip mo na lang, tama ba itong ginagawa ko? Tama bang pumasok ako sa sitwasyon na alam ko walang kasiguruduhan? Tama bang magmahal ako ng taong hindi ko alam kung talagang mahal din ako? Minsan pa nga dumadating sa point na gusto mong magalit at magtampo. Kasi biglang hindi siya magpaparamdam sa'yo. Hindi mo alam kung nasan siya, kung ano ang ginagawa niya, kung sino ang kasama niya. Kaso biglang papasok sa isip mo na, teka, hindi ko pala pwedeng gawin yon kasi wala nga pala yung salitang kami. Walang kayo, hindi kayo. Minsan masasaktan ka kahit alam mong dapat hindi ka masaktan. Kaso hindi ka naman manhid para hindi maramdaman yun. Ganun talaga, nagmahal ka eh. Aminin mo man o hindi, madalas umaasa ka sa text at tawag niya. Bakit? Kasi nasanay ka na. Nasanay ka na lagi siyang nandyan para sa'yo. Saklap, no? Umasa ka sa taong hindi mo naman alam kung may dapat ka bang asahan. Pero ganun talaga, kasi nga, mahal mo. Umasa ka din na sana isang araw magkakaroon ng salitang kami. Yung masasabi mo na meron tayo. Ang sarap siguro sa pakiramdam nun. Na yung minsan pinapangarap mo, nasa iyo na. Kaso paano nga namang mangyayari yun kung hindi niya kayang sabihin sa'yo yung salitang totoong mahal kita? Can you be my girlfriend? Ayan, ini-imagine mo na naman, no? Tama na ang pag-i-imagine kasi nagsisimula ka naman umasa. Umasa sa bagay na imposibleng mangyari. Kaya sa susunod, kung mahuhulog ka, piliin mo yung taong pag nahulog ka, alam kung paano ka sasaluhin.